Muna kami dito ni Mochi kasi magdi-deliver kami ng mga merch dito para sa mga friends natin na nag-order. Diba, Chimkin? They're so cute! Yes! Kulot-kulot. Thank you, Alita. Thank you. Ilan taon na to? 7 months pa na laki na. And we are back again for another video from our channel. And for today's video, pag-uusapan natin kung paano ko na-improve yung kulay ng siko ni Sugar. But before we start, kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi po ako isang veterinarian. I-share ko lang yung naging experience namin ni Sugar regarding dun sa harsh stains niya, mainly dito sa siko area niya. Paalala lang din po, it's better to consult your vet po muna para ma-assess properly. Baka kasi meron pa pala siyang underlying medical conditions na hindi natin alam na yung vet lang yung makakapagsabi para mabigyan siya ng proper medication. Tsaka gano'n naman talaga, before kayo magbigay ng kung ano-anong product sa mga pets nyo, mas maganda na i-consult nyo muna dun sa vet nyo, or at least man lang well-research nyo yung product before nyo ibigay or itry, kasi baka mamaya, imbis na mapabuti, eh mapasama pa pala sa kanila. So marami akong nababasa sa comment section regarding nga sa siko ni Sugar na mga ganito. And kung matatandaan nyo rin, gumawa ako ng video na naghahanap ako ng remedies kung paano nga mawawala yung harsh brown stains niya dito sa siko niya. Nagtataka ako kasi siya lang talagang meron nun. Sila Tami tsaka si Cream O naman, never sila nagkaroon ng ganon. Pero ever since naman si Sugar, nung mga 1 year old siya, napapansin ko pulahin talaga yung siko niya. Para sa akin naman, hindi naman ako maarte, okay lang sa akin yung pula na ganon. Pero itong last year lang talaga kasi, mga bandang May, June, bigla na lang siya naging brown. Nagtataka ako kasi hindi naman siya buntis. So ginawa ko, bago ako maggumawa ng video na yon na naghahanap ako ng ibang remedies, kumonsult na ako sa dalawang vet, and ang sinabi kasi nung unang vet, ang unang diagnosis sa kanya is meron daw siyang contact dermatitis, and ang nirecommend is itry lang daw na babaran ng hydrogen peroxide yung pinaka-fur. Though sinabi naman sa akin ng vet na yon is mahirap na daw siya matanggal. So yan, nagconsult naman ako ulit sa kasunod na vet. Ang sinabi naman sa akin is normal daw talaga sa dogs na mga large breed, lalo na sa mga overweight dogs na nagkakaroon ng discoloration yung mga parts na nalalagyan ng weight. So, for example, yung paws, kasi nga, pag nakatayo sila, doon concentrated yung weight nila. Tapos kapag nakahiga naman, sa siko naman na ko-concentrate yung weight nila, lalo na kapag parang nakatuon, nakatuon. Kapag naka... basta nakatuon, naintindihan nyo naman yun, diba? Sa hind legs din, pagka nakasit naman. So yun nga, medyo added factor din talaga yung weight sa pagdarken ng certain areas ng fur nila. So ang remedy is ipag-diet siya. Yung mga ganitong concerns natin sa pets natin, sa tingin ko ha, hindi siya masyadong big deal sa mga vets kasi nga parang aesthetic lang ng dog, cosmetic issues lang, nothing serious. Para sa kanila, parang as long as healthy naman yung dog, walang sakit, so okay sa kanila. Pero syempre, para sa ating mga fur parents, gusto natin yung best possible look para sa kanila. Kaya sa akin, issue siya. And may isa pa pala ako napansin kay Sugar. Diba kasi nung February, nagpa-ultrasound tayo sa kanya kasi nga akala natin buntis siya. E di syempre nakalbo yung sa may belly area niya. Tapos napansin ko, a month or two, nagsastart na rin magkakulay brown yung hair niya. Papakita ko dito.
Tapos na-realize ko, hindi kaya dahil sa ano, sa saliva niya. Kasi nga, napapansin ko, dinidilaan niya rin yung belly area niya. Tapos dinidilaan niya rin yung part sa siko niya. So kaya ni-research ko kung meron bang something about sa saliva na nakakapagpa-brown ng mga fur. So ito yung nakita ko. So yun nga, nagme-make sense din kasi nag-appear lang naman yung brown stains niya sa fur, sa may belly area, nung na-shaven nga. Then, overweight din si Sugar kasi hindi din naman siya laging nakahiga sa floor. Hindi naman namin siya kinukulong. Madalas kasi sa mga nakakulong na dogs, kasi nga, lalo na kung bakal yung kulungan nila, kumakapit yung kalawang dun sa fur nila. Tapos pangatlo, hindi naman siya laging basa. Kapag nababasa naman siya, lagi naman namin siya pinapatuyo kagad. Kasi nagkakaroon din ng discoloration sa fur or nag-yellow yung fur nila kapag laging nababasa tapos hindi napapatuyo. So talagang weight tsaka saliva lang talaga. Ang dami kong tinry, as in Perla White, tinry ko yan. Tapos Madre de Cacao, VCO, ano pa ba? Petroleum Jelly, tapos Hydrogen Peroxide na may halong cornstarch pa. Dun sa limang mga tinry ko na yon, walang umeffect kay Sugar, walang nakapagpalight ng dark stains niya. Pero hindi ko sinasabi na hindi effective yon. Para lang kay Sugar, hindi nag-effect yon. Kung may sumubok sa inyo tapos umeffect, ang swerte nyo. May iba kasi na effective yon sa kanila, may iba din na hindi nag-effect, kagaya nga ni Sugar. Medyo naging hopeless na ako kung paano nga ba mawawala yon. Tapos naisip ko, why not itry ko ulit yung dating shampoo nila? Kasi nung puppy sila, shampoo na rin naman nila to. Whitening shampoo siya. So, bali itong All Systems Pure White Lightening Shampoo. Hindi kami sponsored ng brand na to, ha? Wala silang idea na ginagawa ko tong video na to. How I wish na sponsored kami nila. Kaya All Systems, bekene ma'am. Gaya ng sinabi ko, dati kasi shampoo nila yon. And medyo may kamahalan kasi siya. Kaya hindi ko na-sustain. Yun pala, hindi ko lang pala alam kung paano siya gamitin. So, dapat pala yung shampoo na yun, hinahalo mo siya sa water. So, bali dinamay ko na lahat para walang lamangan. Shampoo na rin na lang lahat yun. Ginagawa ko kapag naliligo si Sugar, pinababaran ko siya ng puro na All System shampoo. Sa both siko niya, mga 15 minutes yun. Then, saka ko babanlawan after. So, ginawa ko yun from mga August siguro until December. Nakakita naman ako mga little improvements. So, medyo nagkaroon ako ng pag-asa. Ginawa ko, nag-research pa ako, baka meron sa same brand na yun na talagang made especially para sa mga first stain. Nakita ko naman to, Shazam Whitening Gel Stain Remover. So everyday ko to pinapahid kay Sugar dun sa mga dark areas niya. Nag-start ako ng January this year. Nilagyan ko rin yung bandang chan niya kasi nga nagkakaroon na ng dark fur. Pero ngayon wala na, tumubo na siya white na ulit. Syempre dun sa siko, tapos dun sa may hind legs area. Tapos ibababad ko yon ng 25 minutes. Tapos syempre with color on para hindi niya nadidilaan. So pagkatapos nun, babanlawan ko using wet towel ng dalawang beses. Dito talaga sa product nito, bumilis yung improvement. Talagang nakita ko yung difference. Although yung kabilang siko ni Sugar, yung left side, medyo darker pa siya compared sa right side. Yung right side kasi halos wala na. To be honest, satisfied na ako sa kulay na yon kesa naman yung before. Sa camera kasi mukhang dark pa, pero in person talaga, halos di mo na siya mahalata kahit yung left. Yung price nito is nasa 690. Ini-store nga pala namin to sa ref, sa chiller. So hindi ko naman sinasabi na bilhin nyo rin yung mga products na nag-work kay Sugar. Baka kasi yung mga products na unang sinabi ko, mag-work din naman sa mga dogs nyo. So, sayang din, diba? So, baka lang meron sa inyo na desperate na, na hindi rin nag-work yung ganun. So, baka sakali na mag-work din to sa inyo. So, ayun lang friends for today. Sana nakatulong din ako sa inyo, lalo na kung pinagdadaanan nyo rin to with your fur babies. Pero syempre, it takes time pa rin. Hindi siya yung magic talaga na matatanggal kagad. Kasi isipin nyo, mga 1 year din yung inabot ni Sugar. Nakadepende din sa kung gano'ng kagrabe yung pagka-dark ng stains. At saka depende din sa ina-exert yung effort sa fur babies nyo. Yeah, Sugar. Alam mo ba na ikaw ang pinag-uusapan namin? We'll see you on our next video. Bye! Grim! We'll see you on our next video. Bye! What is that? Hello? Ano yun? High five! High five! High five! Good boy! See you on our next video. Bye!